A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good. Yes. All the time. Come on, church. God is good. All the time. God is good. All the time. God is good. All the time. Praise the Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Yeah, good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting Live na live dito sa Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Lopan, mapagpalang gabi sa ating mga kapatid. Thank you, Lord, for a wonderful week He has given us. Let us rejoice and be glad for the Lord is with us. Ayan, good evening po. Sa ating mga kapatid, salamat sa Panginoon sa mga first time. Pakitive sa new blessing. Binabati natin kayo, mga kapatid natin joining us tonight. Sister Loreng, sa inyo dyan sa Batangas, si Brother Mando. Ayan, Brother Pure, salamat sa Lord. Sister Michelle and your family, Mami Ben, good evening. Celine Rovilio, good evening. Si Brother Ding Dong, good evening sa iyo kapatid. Sister Faustina de la Cruz, Sister Joy, Kuya Genesis, Josepha de Ocampo, Nina Amor, Melody, Joy Pacho, Naomi Rose, Sister Grace, Mami Love, good evening sa ating lahat mga kapatid. Joining us tonight sa isa na namang pagsisimula ng serye na ating pag-uusapan, The Fruit of the Spirit. Kaya antabay lang tayo maya-maya para sa salita ng Panginoon. Sabay-sabay tayo na matuto at tayo ay mababago ng kanyang kapangyarihan. Salamat sa Diyos for joining us. Kung kakapasok mo pa lang, binabati ka namin. Hello po, Sister Abby Cheng, Romy Balsita. Good evening sa iyo, Sister Daniel Serafica. Thank you, Lord. Sa mga kapatid natin, Sister Josie Nogoy, Princess Laksamana, Ninang Amor, Ate Ruth, good evening sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Ayan, simula tayo mga kapatid sa isang bagong serye, Fruit of the Spirit. Maya-maya yan, pero bago lahat, i-share natin ang ating live video. Bahagi tayo sa ating digital evangelism. Kaya salamat sa Lord sa mga kapatid nating nagtag ng mga mahal sa buhay. Pakishare na rin yung link at bagong-bago mga stars. Ayan, salamat sa mga nagsisend ng stars. Thank you, Lord. All of that will go to our ministry. Sister Cynthia Oleta, good evening. Sister Mel, ayan, salamat sa Diyos. Samahan niyo po kami tonight. Let us pray and ask the Lord for His guidance. Sabay-sabay tayo. Let's close our eyes and bow our heads. Panginoon, maraming salamat. Papuri, pagsamba, kaluwalhatian, ibinabalik namin sa iyong makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kami pong lahat ay humihiling ngayong gabi at sa buong linggo at sa mga susunod pang araw sa pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo kami na hindi lang ito marinig at matuklasan, bagkus Lord, ito'y maging buhay namin. Makita ang bunga ng banal na Espiritu sa aming lahat. Salamat po, Diyos, ngayong gabi ang aming dalangin ay patuloy mo ibuhos ang iyong karunungan, kaalaman at pangunawa. Sa gayon, magiging buhay namin, magigliwanag kami ng sanlibutan ito. Maraming salamat din po sa kapuspusan ng banal na Espiritu na binubuksan mo ang aming mga puso at isipan na itinatanim ang iyong makapangyarihang salita. Tutubo, lalago, magkakabunga, magbabago ang aming mga buhay, lalago sa aming pananampalataya. Panginoon, maraming salamat for this opportunity to share you to people. Kaya Panginoon, speak to and through us, Lord God. We pray for brothers and sisters joining us tonight. Pagbigyan niyo po, Lord, ang aming mga hiling, ang aming mga panalangin, ang iyong mahabaging trono, ang iyong grasya, Panginoon, ay ibubuhos mo ang iyong kabutihan sa aming lahat. Special pong mga pagpapala para sa mga tao na patuloy na naglilingkod sa iyo. Lord, we lift up to you this gathering. Ang mga awiting ito ay papuri, pasasalamat, pagsamba sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pag-ibig. Muli ang aming panalangin, manahan ka po.
sa aming mga pagpupuri at pagsamba. Lahat ng ito, Lord, tinatanggap namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Let's celebrate Jesus this week. Praise the Lord. Ayan, and tonight, we thank you for joining us. Kung kakapasok mo pa lang, welcome sa OPM, Online Prayer Meeting Live dito sa Jesus Comfy Church. Sama-sama tayong mag-aral ng salita ng Panginoon, mapagpala. Binabati natin mga kapatid natin sa Japan. Ayan, salamat sa Lord, Sister Tess. Kanbawa sa inyo dyan. Kanbawa, Sister Kylie, si Sis Ethel. Good evening din sa ating mga kapatid sa International Church. Sa Greece, sa Japan. Ayan, salamat sa Panginoon. Sa Macau, sa California, Brother Ronel, Sister Kay. Nabati natin mga kapatid natin sa Canada. Ayan, salamat sa Panginoon. Brother Twinnie, Sister Josie. Good evening po. Good evening din sa ating mga kapatid joining us tonight. Sister Lola, Brother Huge, Sister Maricel, Sister Arlene Luz Lazatin. Good evening po sa inyo. Salamat sa Lord. Mami Beng, Alexa Bandin. Kung kayo first time joining us, pakitype dyan new blessing. Sister Andrea Makatol, good evening sa iyo, sis. Ayan, good evening din sa mga kapatid natin. Sister Ivy Reyes, salamat po. Thank you, Lord Jesus. Ayan. Salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sister Noemi, aawitin natin, walang katulad. Talaga namang walang katulad ang pag-ibig niya ng Diyos. At habang pinaprepare natin yung ating lyrics dyan, nasa PPP natin sa comment natin. Good evening, Pastor John. Ayan, salamat sa Diyos. Ini-invite namin kayo. Malapit na. March na po. This coming March 14, we want to meet you and see you in our in-person gathering. Sama-sama tayong muling magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon at kaya natin maluwalhati ang Diyos. Isang taon na. Ayan na, darating ng March 14. At isang taon na ang pandemya, ang lockdown sa Pilipinas, di ba? Anniversary yan. At let us celebrate how God has protected us. How God has so been good to us. He's provided for us. It's a time for worship and praise. Kaya join us! Follow nyo po and like yung ating Facebook page para updated kayo sa mga schedules. Paano ba kailangan nyo mag-register para makapunta kayo doon. So, salamat sa Panginoon. Nandun yung mga details natin sa ating Facebook account. Good evening, Brother Rogelio Zamora, Sister Adele Libera. Sabay-sabay tayo, umaawit sa Panginoon. Huwag lang tayo manood, makinig. Sabayan nyo kami sa pagpupuri sa Panginoon. Let's sing this song to the Lord. Wala siyang katulad. Amen! Ang kanyang pag-ibig, walang katulad. Hallelujah! Sarili niya, binigay niya para sa atin. Thank you, Lord God, for your love. Come on, sing with us. Sino nga ba ako upang iyong ibigin? Thank you, Lord. Nasa isip mo di ako nawawali. Thank you, Jesus. Sino nga ba ako upang iyong tanggapin? Hallelujah. At hindi nawawala sa iyong paningin. Mapagmahalan, Diyos. Ika'y sadyang mapagmahal. Hallelujah. Ama na walang hanggan. Say, pag-ibig mo'y walang katulad. That's right. Sarili mo iyong binigay. Yes. Ang amoy walang hangganan. Sa bisig mo lubos ang galang. Sing one more time. Ba ko upang iyong ibigin?
nasa isip mo, di ako nawawagli. Sino nga ba ko upang iyong tanggapin? At hindi nawawala sa iyong paningin. Let's declare this together. Di ka'y sadhanga. Kagalakan sa kanyang presensya naroon, buhay na walang hanggan. Thank you Lord for your amazing great love for us. Ayan, salamat sa Panginoon. Kung kakapasok mo pa lang, kakatapos lang nating umawit sa Lord, pamagat yan, walang katulad. Salamat sa Diyos sa ating mga kapatid joining us as we sing and worship that song to the Lord our Savior Jesus Christ. Ayan, salamat po. We welcome you to OPM, Online Prayer Meeting Live dito sa Jesus Combi Church. Mondays to Fridays po tayo, 7 p.m. live na live. Ako si Pastor Roban, Sister Ivy Reyes, salamat sa mga stars. Ayan, Sister Anne and Pasis, good evening. Sister Jess, salamat sa Lord. Binabati namin kayo, Tita Edna, Brother Henry, good evening. Ayan, Sister Sherry Clarion, good evening. Salamat sa Lord. Sister Winnie, Brother Jay, good evening sa inyo dyan. Brother Herman, Sister Maya, good evening. Nasky Hearted. Ayan, Nasky Hearted. Brother Janto, good evening. Sister Angel Kismundo, see you. Sister Rosalie Ortiz, good evening. Princess Laksamana, Patricia Beroya, Beraya, good evening. Ayan, kasama natin si Jesus Magay. Good evening sa Panginoon. Sister Diane Santos, Pina Ferrer,
Sino bang mga kasama natin dyan? Binabati natin Sister Raquel Laksamana. Salamat sa Lord sa inyong buhay. Yeah. Salamat sa Panginoon. Patuloy po nating ibahagi ang salita ng Diyos. Pakishare po ang ating live video. Ayan, pakita nyo rin mga mahal natin sa buhay. And I know that some of us, we are here, we are blessed because someone is so patient sa pagtatag sa atin. Someone is so loving. Hindi tayo tinantanan. Kaya ipasa natin ang pag-ibig. Ipasa natin ang pag-ibig ng Diyos. Brother Alan Mendoza, salamat. Sister Elmira, good evening. Sister Jane, ayan, salamat sa Panginoon. Sabay-sabay po tayo na magpuri, magpasalamat this coming March 14 sa ating in-person gathering. Ayan, sa Pudakari Bacoor. Malapit na yan. Ilang araw na lang, kaya mag-register na tayo. Salamat sa Diyos sa mga nag-register na, sa mga first time. Salamat sa Diyos dahil we're seeing first time na mga tao na makakasama natin na umawit at makinig ng salita ng Panginoon. Tita Lorna, good evening. Salamat sa Diyos. Sister Shinaya, good evening. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, coffee break muna tayo. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yes, para sa ating Comfy Break question, pinost na natin yan sa ating Facebook page. Huwag niyo pong kalimutan i-follow and like para lagi tayong updated mula sa kaniyang puso. Ano ang dadaloy na nagbibigay buhay sa mga sumasampalataya sa Diyos? Napakalino po sinabi si John 7:38, sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. At yun ang banal na Espiritu, the Holy Spirit, na magbibigay ng buhay sa atin. At dahil nasa atin po ang banal na Espiritu, we can also give life to others. And I love the word water. Rivers of living water will flow out of our bellies, of our hearts. Sabi doon, kasi alam nyo, pag water talagang nakaka-refresh, nagbibigay ng life. Hindi ba't ganun din yung mga anak ng Diyos? Kapag kasama, nakaka-refresh. Kapag kausap, nakakapagbigay ng life. And that is the Holy Spirit. Patuloy natin. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, salamat sa Panginoon sa ating mga kapatid joining us on our OPM Online Prayer Meeting. Congratulations po sa ating mga Comfy Break winners. Kung tama sagot mo, meron ka ng one raffle entry every Sunday. Binubunot natin yan. Electronic raffle. Mananalo ka ng load at mga prizes. Kaya patuloy lang sa pagsagot at patuloy lang sa pagpa-plus sa salita ng Panginoon. Kinalaan natin ang Diyos. Ayan, papunta na tayo sa Word of God. Pero bago ang lahat, buksan na natin ang ating mga Bible, Galatians chapter 5, verse 16 hanggang 18 as we start our new series, Fruit of the Spirit. Some of you are familiar to this, but it's a reminder and it gives us, again, encouragement and empowerment by the power of His Holy Spirit, syempre, na mabuhay tayo tulad ng ating Panginoon Jesucristo na makita ang bunga ng Espiritu sa atin. Kaya habang binubuksan natin sa Galatians 5:16-18, maraming salamat po. Ine-encourage namin kayo magbigay sa gawain ng Panginoon kahit sa gitna ng mga problema, pagsubok. God is never shaken. Patuloy niya at kaya niya tayong pagpalain even in the midst of this COVID-19 and bagsak ang ekonomiya, pero ang Diyos natin hindi naubusan ng pagpapalaya. Ang sabi niya, Luke 6:38, magbigay kayo at ibibigay niya sa inyong muli. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Marami pong paraan para makapagbigay. Andyan yung ating GCash, bank account. Salamat po sa ating mga faithful kingdom partners. Kita ni Lord. At kung ikaw talagang faithful ka, I know that the Lord is blessing you and increasing you. Pagpalayan ka ng Diyos. At para sa mga magsisimula pa lang magbigay, pwede yan, stars, GCash, and salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Pagpalayan ka. In advance, praise the Lord sa iyong buhay. Thank you, Jesus!
Ayan, Galatians 5:16-18, sa pagsisimula ng serye na ito, buksan po natin ang ating mga Biblia. Pakitype dyan, I am ready kung meron kayong mga Bible. Ayan, salamat sa Lord. Sister Chen, Kuya Renzo, good evening. Ayan, salamat sa Panginoon. Sir Lito Menyosa, good evening sa iyo. Papunta na tayo sa Word of God. Salamat sa mga ready na. Galatians 5:16-18. We're studying the fruit of the Holy Spirit. Sabay-sabay basahin natin. Kaya, mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi nyo magawa ang gusto nyong gawin. Ngunit, kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat. Diyos, aming tagapagligtas, nagbibigay buhay. Dalangin ko po na ang kapangyarihan ng Espiritu, ang bunga ng Espiritu ay makita sa aming lahat, Lord. Grow in us, Lord. Grow sa aming buhay. Hindi lamang kami magiging tagapakinig, kundi magiging tagasunod, tagagawa ng iyong makapangyarihan salita. Salamat po. Tonight we ask of your presence sa aming mga tahanan. Maranasan ka namin. Speak to us. Speak through us. Touch us. Transform us. Teach us your truth. Maraming salamat, Panginoon. Mangaral ka po. Magturo, mangusap. Kaming mga anak mo, makikinig sa iyo. Tinatanggap namin lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Ayan, salamat sa Diyos. Thank you, Jesus. Good evening po sa ating lahat. Kung kakapasok mo pa lang, we welcome you sa OPM, Online Prayer Meeting. Mondays to Fridays, alas 7 ng gabi. Hanggang alas 8 lang tayo at nandito na tayo sa Word of God. Pag-uusapan natin ang bunga ng Espiritu. At syempre, sa simula, talagang napakaganda. Ito po yung nagbibigay sa atin ng learnings na ito yung inuna, no? Sa bunga ng Espiritu, sapagkat dito tayo dapat mag-function in everything that we do. Ayan. Sino rito mahilig ka sa orange? Ayan. Yung orange, di ba? Meron pang ang, ano yan eh, mga iba't ibang klase na orange. Eh sa atin, parang yung iba siguro, pongkan na lang, pastor. Okay? Di ba yung pongkan talaga, isang prutas lang siya, pero pag binuksan mo siya, marami siyang part. Okay? Marami siyang slices. And kaya ko yung tinanong, sinasabi sa inyo, kasi yung fruit of the Holy Spirit, marami siya, no? Nababanggitin at pag-aaralan natin, pero isang bunga lang siya, galing sa iisa at banal na Espiritu ng Diyos. Ayan, pag-uusapan natin yung fruit of the Holy Spirit, hindi siya gaya ng kung ano-anong prutas na kailangan love lang, wala akong patience, wala akong joy, hindi. Para siyang orange na nakapaloob na lahat ng naroon. Lahat ng yung bunga na yon ng Espiritu, nandun lahat. Alright? And when the Holy Spirit dwell in our hearts, dwell in our bodies, meron po siyang gustong mangyari sa atin. Ang Diyos na buhay, ang gusto niya ay makita sa atin ang bunga ng Espiritu. Doon sa ating binasa kanina in the book of Galatians, ito pong mga taga-Galacia ay talaga naman ay sinulatan ni Pablo, sapagkat nung sila ay pinagkalooban ng mabuting balita, ay ba, may mga tao na nandaya sa kanila, niloko sila, tapos naniwala agad sila. Ang bilis nilang maniwala. Pabago-bago ang kanilang mga isip. Naniniwala na sila sa gospel na hindi tinuro ni Pablo at labag, no? At hindi naman katotohanan na kailangan mong gawin to para maligtas. No, ang sinasabi rito ni Pablo in the book of Galatians, sa sino man ang tumanggap kay Jesu Kristo, sa pananampalataya, sa pamamagitan ng ating faith, tayo na ay binigyan na ng buhay na walang hanggan. At eto maganda, kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, nasa iyo na ang banal na Espiritu. Ipinagkaloob niya yun sa atin as a guarantee, para bang down payment, na tayo ay kukuhain niya, tutubusin niya at dadalhin niya sa kanyang walang hanggang kaharian.
Kaya ngayon, kapatid, kung ikaw ay nanonood, nakikinig ngayon, tapos sinasabi mo, tunay nga ba na ako ay isang anak ng Diyos? Meron pong patunay yan. At isa sa mga patunay na ikaw nga ay ang anak ng Diyos, ay naninirahan sa iyo ang banal na Espiritu. Yan ang Holy Spirit na nasa atin. At paano ko makikita at mapapatunayan ang Holy Spirit sa buhay ko? Very simple. Hindi man nakikita ang Espiritu eh. Paano makikita? Pero meron pong bunga. Bunga ang banal na Espiritu. Sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ito 'yung sinasabi. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Siyam 'yung nabanggit. Na iba't iba po ito na magusto ni Lord na makita sa atin at napakaganda kasi hindi mo 'to pipilitin sa sarili mo. Sa pag-develop mo ng relationship mo sa Lord, magkakaroon ka nito sa buhay at makikita ang bunga ng Espiritu sa iyo na nagpapatunay, nagbago yung tao na yun. Merong something sa kanya. At ito'y pag-uusapan po natin sa loob ng dalawang linggo. Kaya, we encourage you to stay tuned na sa ating mga OPM, patuloy nyo pong pakinggan. At kapag meron tayo nito, gusto ng Diyos na maluluwalhati siya. Ibabalik natin sa kanya ang lahat ng kapurihan. Sinabi niya doon sa binasa natin, sabi niya, live, be led by the Holy Spirit. So sa buhay daw natin, ay dapat mabuhay tayo ayon sa nais ng banal na Espiritu. At ang nais ng banal na Espiritu ay makita sa atin ang kanyang bunga. At ito po ang pag-uusapan natin ngayong araw, yung pag-ibig. Ayan, love. Alam nyo, yung word na love ngayon in the English version, love, sa para bang medyo confusing na kasi marami pong ibig sabihin ng love eh. Pwede mong sabihin gustong gusto ko, mahal ko yung I love this shirt, I love these shoes, alam mo yun, I love God, I love this, I love my mom, para bang medyo araw-araw na natin ginagamit. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ito at ano ba yung patunay na ito yung nagiging bunga na ng Espiritu sa ating lahat? Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Itong 1 Corinthians 13 is the chapter of love. Ginagamit ko to sa mga kasal, no, pag nagkakasal. Sabi rito, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig in verse 1. Para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Sinabi niya, bali wala naman. Para lang wala akong maingay lang akong tunog. In verse 2, kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos, aba magaling. May pangunawa sa lahat ng lihim ng katotohanan, lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, at ialay pa ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Sinasabi rito sa tatlong verses na ito in 1 Corinthians chapter 13 that without love, we are nothing. Lahat naman ng ginagawa natin, maganda, the best, ikaw ay napakagaling, magsalita, alam mo yung Biblia, you have faith, but without love, we are nothing. Sobra pong importante nito sa bunga ng Espiritu, sa siyam na binanggit na yon, sa kabuuan ng bunga ng Espiritu, ito po yung nauna. Ibig sabihin, kaya ito yung nauna, dapat dito tayo mag-function in all areas of our life. Nasa bunga ng Espiritu, ito ang dapat maging foundation and motivation natin. Ano po yun? Yung pag-ibig. Kasi po, kapag naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, eh talagang makikita na magkakaroon tayo ng sense of security and alam mo yon, tayo ay makakapagbigay din po ng pag-ibig. Kahit napakahirap ibigin ng mga tao, kahit napakarami mga pagkukulang, yung mga tao, the unlovable people, difficult people, matututunan mo silang ibigin kung mauunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Pag-usapan lang natin when we talk about the fruit of the Spirit, love. Ano ba itong love na ito? Ngayon, generation, palabang iba na yung ibig sabihin ng love. Diba? Madali nang i-express yung love through chat, through messages,
through posters. Una-una, love is not just a feeling, okay, or attraction, nagustuhan mo siya, na love at first sight ka. In the Bible, when it speaks of love, it is the love of God. Pero bago tayo doon punta, banggitin ko lang, apat yan eh. Diba, yung love sa Bible. Yung una, eh, ano ba yan? Ito yung, dyan yung brotherly love. Okay, phileo. Ano pa, yung eros. Ito yung romantic love. Ayan, gustong-gusto ng iba dyan. Nagustuhan niya, eros. Ano pa, yung storge, yung, ano yun, yung parental love. And itong pinag-uusapan natin is agape. It is a love that is unconditional. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Itong unconditional agape. Itong love na ito, it's not just a feeling. Hindi lang siya pakiramdam kasi unconditional nga. Kung baga maganda man o hindi, kaya nga sa kasal, sa hirap at sa ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, talaga namang yun na yung tao na tatanggapin mo. It's not a feeling but it's a decision. Decision po yan mga kapatid. Eh nakakatawa itong bunga ng espiritu. Alam mo yun, huwag mo asahan na laging may emotions involved. Alam mo yun, when we love God, tingin ka rito, naranasan nating lahat yun eh. At first, di ba, nung bago kang Christian, talaga naman, on fire ka kay Lord. Wow, God, thank you Lord. I feel your presence. Kapag nagpe-pray ako, kinikilabutan ako. Kapag nag-worship ako, hindi ko mapigilang lumuha. Emotions are involved. Meron talagang love na nag-uumapaw and emotions na nag-uumapaw dun sa relationship mo kay God. Pero dumating ang panahon, nung karoon na ng problema, pagsubok, andyan na yung mga testings, trials, may mga bagay na nawala na hindi mo ine-expect, may mga dumating na mga matitinding hirap, andyan na yung mga suffering at mga persecution. Will you still love God? Ang bunga ng Espiritu ay nagbibigay sa atin ng fuel and desire and ano, is giving us the fire para hindi huminto sa pag-worship, hindi huminto sa paglilingkod, hindi huminto sa pagbibigay sa kahit anumang mga problema dumarating, kahit anumang mga pagsubok na hinaharap, because we have the fruit of love. It's a decision now. Parang sa buhay mag-asawa, kapatid. Diba, sa mga matatagal na pong nanonood dyan, na nakikinig na matagal na po kayong mag-asawa, nung una yung partner mo talagang makinis eh. Diba, ang ganda ng mukha. Pero ang mga gandang makinis na mukha, kumukulubot din. May wrinkles na. Ang mabango, nawawala yung bango. Alam mo yun? Yung maganda, hindi na masyadong maganda ngayon. Love, the physical beauty fades. Kaya hindi mo dapat dito i-define yung love. It's just emotions and what we see. Hindi. Yung fruit ng Holy Spirit sa atin, the love, it is a decision. And hindi lang siya bastang emotion. And tinuturo sa atin ng Bible ito na huwag lang tayong mag-define ng love according to what we feel. Yung mga feelings and emotions natin. Alam niyo kung bakit? Because hindi lahat ng feelings natin eh tama. Hindi ibig sabihin, nararamdaman mo, gustong-gusto mo siya, eh, tama ka na. Hindi feeling mo, dahil feeling mo, maganda, tama ka, maganda yung na-experience mo, eh, nandun ka na sa katotohanan. Hindi. Bakit hindi about sa feelings and emotions? Because feelings are subject for change. Nagbabago eh. Nagbabago ang pakiramdam. So pag medyo nainis ka, hindi mo na siya love. Hindi yun yung fruit ng Holy Spirit eh. Eh, nawawala din yung feelings. Feeling fades. Ito sinasabi sa 1 John chapter 5, verse 3. This is love for God. This is love for God. Mahal mo ba ang Diyos? To obey His commands. And His commands are not burdensome. Alam mo, napakaganda ng verse na ito because it reminds us sa mga may asawa dyan, nung sa simula pa lang, di ba? Yung nililigawan mo pa lang, nung ikaw babae, sinusuyo ka. Kahit malayo, sinusundo ka, pinagbubuksan ka ng pinto. Kapag naglalakad kayo, inaalalayan ka. Sasabi mo, okay ka lang. Naku, galing ka pa sa work, pagod ka na. Hindi, malakas na malakas ako. Okay lang sa akin to, sunduin ka. From Makati to Bulacan, okay lang yan. Layo nun. Para, wow, talaga, bakit? Mahal eh. Kapag mahal mo yung tao, kahit na mahirap, madali lang para sa iyo kasi mahal. Kaya sa mga nagtatrabaho dyan.
Meron nga dyan, di ba, nagtatrabaho. Dahil mahal mo trabaho mo, puyat ka na. Pero dahil mahal mo yung trabaho mo, eh, talagang ayos lang sa'yo. Masaya ka na ginagawa yung trabaho mo. Kahit dun sa mga nag-aaral ngayon. Kapag mahal mo, eh kahit na may mga challenges, yung course mo, pinili mo, gusto mo, kahit na may mga challenges, marami mga projects, mga schedule ka, na deadline na dapat mong i-meet, masaya ka eh. Bakit? Kasi mahal mo eh. Ganon din yon. Hindi na siya about sa feelings. Kasi kung feelings ang pag-uusapan, nakakapagod. Kasi kapag feelings ang pag-uusapan, hindi mo na gusto. Hindi po yung pag-ibig. Hindi po yung pag-ibig. Ang pag-ibig na tinuturo sa atin at magiging bunga ng Espiritu. Lord, gusto ko yun. Galing yun sa banal na Espiritu. It's not a decision. It's not a feeling, but it's a decision. It's not just based by our emotions, but it's based on our decision. Kaya kung mahal mo ang Diyos, tingin ka rito, kung mahal mo ang Diyos, kahit mahirap na, kahit marami ng pagsubok, kahit para bang nagdurusa ka na ngayon, hindi ka titigil sa pagsamba sa Kanya. At hindi mo ito nagagawa sa sarili mo. Mga tao sasabihin sa'yo, nagpapatuloy ka pa din? Ang dami mo ng problema? Ano mga pinagdadaan mo? Grabe na yan, oh. Paano mo nagagawa? It is because of the fruit of the Spirit nasa akin. Patuloy kong iniibig ang Diyos. Patuloy ko siyang paglilingkuran. Itinayin niyo yun? Dahil sa pag-ibig. Dahil sa bunga. Kaya kung ikaw nararanasan mo yung congratulations. And I believe God puts us in situations, in places, kung saan lalago tayo. Itong pandemic, talaga namang lumago ang ating love for God. Nakita yung bunga ng Espiritu eh. Kahit online nag-worship, kahit na talagang hindi na masyado nagkikita, talaga namang on fire pa rin kay Lord. You know why? Because of that love. Because of the fruit of the Holy Spirit. Kaya kung meron ka nung praise the Lord, and tandaan nyo, ang fruit, hindi yan na perfect. Na kapag bungang-bunga na, hinog na, pastor, mabubulok na, hindi ganun. We will never come to that place of perfection in this world. Talagang there's always room for improvement. Ang pinakamalaking kwarto sa buhay natin is improvement. Alam mo yun, that you improve on loving God and you improve in experiencing the love of God at you know, in on the other side of loving the unlovable. Ayan, pastor, kailangan ko yan, loving the unlovable. Itong partner ko, hirap na talaga ako. Naniniwala ako na nilagay yan ng Lord, nandyan ka sa sitwasyon na yan, hindi aksidente because God wants to see the fruit of the Holy Spirit in you. Para kapag ang mga tao nagtanong sa'yo, paano mo na mahal yung tao na yan? Paano mo nagawang ibigin yung tao na yan despite of the things she or he has done in you, to you? Tignan mo, grabe mga ginawa niya sa'yo, pero nagawa mo pa rin pagtiisan, pag namahalin. Hindi ka makakapagmalaki. Anong sasabihin mo? Sa tulong ng banal na Espiritu, nagawa kong mahalin to. Alam mo yun, there are times in our life that there are people who are so difficult to, alam mo yun, parang hirap talagang kasama. Talagang mapapaaway ka, maiinis ka pagkasama, mananegative ka, mag-worry ka, nakapagkausap mo yung tao na yun, madadown ka sa mga negative niyang kwento. Kahit sa office, kahit sa school, talaga naman, wow, bakit ganito tao na ito? Ang hirap mahalin. Doon yung lugar na gusto ni Lord, lumago. Na lumago ang bunga ng Espiritu sa buhay mo. Because love is not about what we get, but it's about what we can give. Alam mo yon, sa mundo na punong-puno ng self-centeredness, punong-puno ng pagiging, alam mo yung selfish ang mga tao, ito yung generation natin ngayon na it's all about me, myself, and I. Kailangan gawin mo sa akin to. Kailangan ako yung sikat. Kailangan kumita ako dyan. It's all about me. Anong profit ko dyan? Anong meron ako dyan? That's not love. The fruit of the Spirit is love that is always giving. Hindi siya self-centered. It is selfless. It's not selfish, but it's always thinking about others. Alam mo, tingin niya sarili niya. It's just a blessing. It's a channel of blessing to others. It's about giving. It's not about getting. In John chapter 3, verse 16, pinakita sa atin to famous verse yan, alam niyo yan. For God so loved the world. Pinakita yung love. Same, agape. Agape unconditional. It means
whatever our situation may be, sinner, maruming buhay, ano man ang nakaraan natin, ano man mga pagkukulang natin sa kanya, God loves you. God loves you. God loves you. And sabi doon, He gave. Napakalino, no? Na ang pag-ibig nagbibigay. Ang pag-ibig ng Diyos is always giving. And hindi lang siya basta nagbibigay, sobrang generous. Si generous ng pag-ibig ng Panginoon para sa atin. And dapat natin itong itanim sa puso at isipan natin sa mga relationship natin. And in our marriage counseling, this is what we say and we advise bago sila magpakasal. Dapat ang isipin mo, ang mindset mo, lalaki. Ang mindset mo, babae. Bago kayo magpakasal, ito mindset mo. Sabihin mo, lalaki dun sa babae, mas importante ka sa akin. Sabihin mo, babae, mas importante ka sa akin. What would happen in your life, in your relationship, if your mindset is always about giving? Pag-gising nyo pa lang sa umaga, is always thinking, ano kaya yung maibibigay ko sa asawa ko para maging masaya siya? Ano kaya yung maibibigay ko sa asawa ko para makatulong ako sa kanya? Well, tinuturo nito sa atin that we need to work this out. All of us, it's a process, no? Na tayo magbigay lagi ng pag-ibig that we get. Not always we alam mo yung naghahanap tayo ng pag-ibig. Alam mo, kung maghahanap ka ng pag-ibig, dapat pumunta ka dun sa hindi na uubusan ng pag-ibig. At yung pag-ibig na yun na hindi na uubos, matatagpuan mo yan sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapag ikaw naghanap ka ng pag-ibig sa mga tao, nagkukulang din yan. Nangangailangan din po yan ng pag-ibig. Lahat ng mga tao nangangailangan ng pagmamahal, relationship, friendship, marriage, ayan, boyfriend, girlfriend, family, yung nanay mo, naghahanap din ng pagmamahal yan. Kaya kapag lagi mo hinahanap sa nanay mo, Nay, mahalin mo naman ako, lagi na lang siya yung favorite mo. Alam mo, nangangailangan, naubusan din yan. I tell you an advice, napakaganda nito. You go to the source. You go to the source. Sino yun? Ipakilala mo yung source. Kung magulang ka, ipakilala mo yung source ng pag-ibig. Na sabi mo sa mga anak kong, merong mas nagmamahal pa ng higit sa inyo, mga anak. Ako bilang nanay, mahal na mahal ko kayo. But there's someone who loves you more than I. Talagang mahal na mahal niya kayo. Alam niyo kung sino yun? Jesus. Binigyan niya yung buhay niya sa inyo. Kung ikaw eh, alam mo yon, ikaw ay naghahanap, you're a product of a broken family, you're longing for love, hindi mo yan mahanap sa relationship. Tingin ka rito, people will fail. But God's love will never fail. When you ask God's love, He will shower you, He will bless you with His love. Kaya alam mo, ang una mo dapat na relasyon na ma-develop sa buhay mo is yung relasyon mo sa Diyos. At bibigyan ka niya ng pag-ibig na unconditional. Yung iba sa atin, matatanda na, nag-senior citizen, maraming anak, pero ngayon, hindi na sinusupport. Hindi na natatawagan, hindi na napapansin. We long for love. Pero kung maghanap ka ng love, hanapin mo yan sa Lord. Sabi ng Lord sa kanyang salita sa Isaiah, kahit maputi na buhok mo, alagaan kita, hindi kita iwanan. Kung ikaw, iniwanan ka ng magulang mo, nanay mo, tatay mo, sabi ng Lord, sa mga awit, sabi doon, na kahit na ikoy nanay ko, iwanan ako, pero ang Diyos, kakalingain ako. Alam mo yun, salamat sa Panginoon, sa pag-ibig niya. It's all about giving. Alam niyo, hindi tayo pwede kasi magbigay kapag wala tayo. Hindi tayo pwedeng magbigay ng pag-ibig kung kulang tayo ng pag-ibig. And babalik tayo sa source ng pag-ibig, magpapapuno tayo. And I love the word sacrifice because love is sacrifice. It's not self-seeking. Sacrifice na pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan in 1 John chapter 4, verse 11 to 12. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Unang-una, pag-ibig Diyos, pinakita niya kung paano umibig. Nag-sacrifice. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Si Jesucristo yun. Ang kataas-taas ang anak ng Diyos.
Alam mo yun, talagang ibinigay niya, kahit makasalanan pa tayo, namatay na siya para sa atin. Ang sabi doon, we also ought to love one another. Pastor, paano ko mamahalin? Paano ko mamahalin itong tao na ito? Paano ko magmamahal sa kapwa? Kailangan natin ng banal na espiritu. At yung bunga na yon makikita sa atin, yung pag-ibig. We know John 3:16. Pag binasa mo yung 1 John 3:16, almost the same. Sabi rito, this is how we know what love is. Ito yung tunay na pag-ibig. Jesus Christ laid down His life for us and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Gusto ko lang basahin itong Luke chapter 6 in a way that we can show love to people. Sabi rito ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, maging mabuti kayo sa mga may galit sa inyo. Wow! The Holy Spirit will give us that love to love our enemies. Na kahit sila yung galit sa atin, gumawa pa rin tayo ng mabuti sa kanila. Kahit sila sinisiraan tayo, kung ano-ano mga maling paratang, mabuti pa rin tayo, maging mabuti pa rin tayo. And how can we do that? The power of God's love, the Holy Spirit, the fruit of God's Spirit in us. Sabi niya sa verse 28, pagpalain niyo ang mga umaalipusta sa inyo at idalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo. Wow, praise the Lord. May mga umaalipusta ba sa iyo? Mga kung ano-ano mga masasakit na salita ang sinasabi patungkol sa iyo. Sabi niya, bless them. Libre mo. Alam mo yun? Pakainin mo. Bigyan mo ng regalo. Paano mo nagagawa yun? Bakit ko gagawin yun? At yun yung sinasabi ng Panginoon. Instead na gumante, ito ang sinasabi ng Lord sa atin. Pagpalain nyo sila. Idalangin nyo mga nagmamalupit sa inyo. Idalangin na hindi mamatay. Hindi magkasakit ha. Kundi idalangin na sila ipagpapalain ng Lord. Verse 29, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Anong ibig sabihin? Magpapagulpi ka na lang? Magpapaabuso ka na lang? Ang ibig sabihin, no, para bang, sige, they can say whatever they want. They can do whatever they want, but it cannot shake me because I am loved by God. Hindi nito mababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Hindi mayayanig at mababawasan ang pagkatao ko. My identity is in Christ. He loves me so much. Hindi man nila ako pakitaan na maganda, God loves me. And you're growing in love with the fruit of the Holy Spirit. Sabi rito, kapag may gustong kumuha ng balabal mo, sabi niya, ibigay mo. Wow, I believe this tells us that love is about giving. Kung pati ang damit mo, kinukuha niya, bigay mo na rin. Alam mo yun, kapag alam mong mahal ka ng Diyos, when you give, at alam mo yung pag-ibig ng Diyos nag-uumapaw sa'yo, pababayaan ba ng Lord yung mga mahal niya? Pababayaan ba ni Lord yung mga taong nagbibigay? No! In verse 30, bigyan mo ang sino mang humihingi sa'yo. At kapag may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin. Yung lupa na yan, sige sa inyo, iiwanan ko din yan eh. Meron naman ako ditong bahay. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto nyong gawin nila sa inyo. Parang imposible pag tinignan natin, Lord, imposible yata ito maging buhay ko. Totoo yun sa sarili natin. Imposible. Pero naniniwala ako na inilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na para bang imposible tayo magmahal at umibig. Lalagay ka ni Lord sa mga tao na imposibleng mahalin, ang hirap mahalin. Dahil gusto ni Lord na makita mo ang bunga ng Espiritu at maluwalhati ang pangalan niya na makita ng mga tao sa iyo, paano mo nagawa yan? At ibabalik mo lahat sa Kanya ang kaluwalhatian at pagsamba. I want to close with a question. When you hear the word love, lovable people, difficult people, sino sa mga kaibigan, pamilya, office mate, schoolmate, kapitbahay, ang unang mga pangalan na pumapasok sa isipan mo?
And the fruit of the Spirit is love. Gusto ni Lord na makita sa iyo yung bunga ng Spirit. Tandaan mo, hindi mo ito pipilitin. Humingi ka ng tulong sa banal na Spirit na mahalin ng mga tao. Salamat sa Panginoon. Manalangin tayo. Let's close our eyes and bow our heads. Panginoon, you are teaching us na kung paano mo kami inibig, tinanggap, minahal, namatay ka sa krus kahit kami makasalanan pa. Binigay mo ngayon sa iyong mga anak ang buhay, ang banal na Espiritu nasa amin na Lord. And you are putting us in a place, in a family, in an office, in a job. Hindi namin pinili, pero nilalagay mo kami doon para lumago yung pag-ibig na yon na nanggagaling sa iyo. Tulungan mo kami magmahal. Tulungan niyo po na makita ang bunga ng banal na Espiritu sa amin. Matuto kami magbigay, mag-sacrifice, manalangin sa mga umuusig, nangaalipusta, pagpapalain namin. Lord, we cannot do that on our own. And we need you, Holy Spirit. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. And if you're that person tonight, sinasabi mo, I need God in my life. I need Jesus. I need that love. Hirap na ako sa relationship na ito. I want the love of God, the fruit of the Spirit. Tulungan ako na magdesisyon at hindi lang base sa emotion kasi pagod na ako sa pag-iyak, pagod na ako sa mga sakit, sa na nararanasan ko. Pagod na ako. But God can give you His love. Just need to receive His love. And that love is through His Son, Jesus Christ. Tanggapin natin siya sa buhay natin. Hindi tayo makapagbigay kung wala tayo. Kaya ngayong oras na ito, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos. Galing sa ating mga puso, bigkasin mo. Sabayan mo ako, kapatid. Samahan mo ako sa panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, tulungan mo po akong magmahal. Panginoon, patawarin mo ako. Patawad sa aking mga kasalanan. Sa aking mga pagkukulang, sa galit, sa mga masasamang salitang binitiwan. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. At binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko rin ang pag-ibig mo na nag-uumapaw sa akin. Salamat po sa banal na Espiritu. Tulungan niyo ako na makita ang bunga ng pag-ibig sa aking buhay. Hindi sa sarili kong lakas, kundi sa kapangyarihan at tulong ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap ko ang pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you pray that prayer with us, we believe that God's love is in you. Jesus Christ is your Lord and Savior. Pinatawad ka na ng Panginoon. Hallelujah. Ganun yun. Ganun magmahal ang Lord. Pinatawad niya na. Kinalimutan niya ng lahat. Kalimutan mo na rin ang nakakasakit. Yung mga tao nakasakit na yun. Patawarin mo na. I-release mo na yun. Dahil nirelease na ni Lord yung forgiveness sa'yo, you can release forgiveness. Because God has showered you and blessed you with His love, we can love the people who are unlovable, difficult people. Kakaibig na tayo. At alam mo yun, Pastor, nagawa ko na itong ibigin, pero meron na namang bago na napakahirap ibigin. Ay, mga kapatid, pamilya, kamag-anak, alam mo yan. I believe God wants you to grow that fruit, the fruit of love sa iyong buhay. Amen? Salamat sa Diyos. Gagawin mo yun, bakit? Kasi anak ka. Anak ka ng Panginoon. At kung anong buhay mo, yun ay nagre-reflect ang ating relationship sa Diyos. Kaya salamat sa Panginoon dahil bagong simula itong gabi na ito. Magugulat ka kasi matututunan mo na silang bago. Magugulat ka kasi mapapatawad mo na sila. Magugulat ka kasi tutulong ka. Magugulat kasi may be-bless mo kahit mga galit sa'yo.
kahit mga kaaway mo because of the fruit of the Spirit. Amen. Salamat sa Panginoon. 5 minutes, tapos na tayo. Pero bago lahat, let's pray for one another. Pag-pray natin ang mga kapatid natin na may sakit. And kung kilala mo sila, nag-iingi sa iyo ng prayer request, banggitin mo yung kanilang pangalan sa ating panalangin. Let's close our eyes and bow our heads one more time. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig na walang katulad. Na kahit kami, Panginoon, makasalanan, namatay ka para sa amin. At narito, tinanggap mo bilang mga tunay mong anak. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapatawad, sa buhay na walang hanggan, sa walang katulad mong pag-ibig. Salamat po dahil namatay ka sa krus at muling nabuhay para sa amin. At Lord, salamat sa mga pangako na may buhay na walang hanggan. Pero Lord, habang narito kami, gusto mo ang isa sa mga mission namin ay makita ang pag-ibig mo sa amin. So love people, all people, Panginoon, na talagang nilagay mo sa aming buhay. Kamag-anak, office mate, kaibigan, schoolmate, katrabaho, kasama sa negosyo, client ng business. Lord, wala pong aksidente. And maybe, Lord, totohanan, nariyan ang mahirap silang mahalin kasi ibang kanilang kinalakihan, walang pananampalataya, walang kinikilalang Diyos, but we are here to introduce you to them. Tinawag mo kami, minahal mo kami para ipakilala ka sa kanila. At kung paano mo kaming pinatawad, tinanggap, minahal, ganun din ang gusto mong gawin namin sa kanila. Na ipakilala ka, Panginoong Jesucristo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po yung mga anak na hindi lamang sa salita, Panginoon, maipakita namin sa gawa ang pag-ibig namin. Maraming salamat dahil sa tulong ng Espiritu, posible ito. Makita ang bunga ng Espiritu ng pag-ibig sa aming lahat. Salamat sa mga pagbabagong nagaganap. Salamat dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon. Makikita uli namin itong tao na ito, makakausap. At Lord, this time hindi nagalit, kundi pag-ibig na ang aming ipapakita. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat sa aming mga buhay, pamilya, mga anak. At kung nasaan man kami pupunta, Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-iingat sa amin. Diyos na magpoprotect sa aming lahat laban sa mga virus na kumakalat, sa mga sakit, disease. Lord God, you will protect us because we are your children. You love us, Lord God. Maraming salamat for protecting us with the blood of Jesus. Maraming salamat po. And Lord, we pray for people na may karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, just speak their name right now. I pray for these people, for this person, Lord, right now, watching, listening, sa banggit ng pangalan, Lord, hipuin mo tong tao na ito. Paramdam mo po yung pag-ibig mo sa pamamagitan ng iyong kagalingan. Mula ulo hanggang talampakan, nililinis na sa lahat ng mga virus ang kanyang katawan. Lord, binibigyan mo siya ng panibagong pagkakataon at ang sakit na ito ay magdudulot para lumapit siya lalo sa iyo. At Lord, sa kanyang paglapit sa iyo, ikay malapit sa kanya. Kaya Panginoon, salamat po sa kagalingan. At Lord, right now, lahat ng kagalingan, maging spiritual, emotional, physical at mental, tinatanggap namin. Dinideklara namin ang kagalingan sa iyong mga latay, pinagaling mo na kami. Sa iyong salita na pinadala, pinagaling mo na kami. Sa kapangyarihan ng Espiritu, pinagaling mo na kami. And receive that by faith. We are healed in the name of Jesus. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, sa tagumpay, sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay, sa proteksyon, sa kagalakan, sa kapayapaan, tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Kapatid, if you just join us in that prayer, we believe that God hears us. Naririnig tayo ng Lord at sasagot siya. Patuloy tayong maghintay. Maniwala. Siyempre, huwag tayong susuko. Patuloy tayong manalangin. Salamat sa mga nag-share sa ating live video. Salamat sa mga first time, mga kapatid. Thank you. Kung kakapasok mo pa lang, pakishare po yung live video. May replays tayo. Ayan, sa ating mga kapatid, sa mga nag-tag ng mahal na, sa mga mahal sa buhay, mga faithful kingdom partners. Thank you, Lord. Sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name. Amen. Amen. So what powers in you? Messiah. Jesus Christ. The King of Kings. The Lord of Lords. Thank you for joining us on our OPM online prayer meeting.
Mondays to Friday, 7 p.m. live dito sa Jesus Coffee Church. Ako si Pastor Roban. Tandaan natin ang buhay ng Espiritu, pag-ibig. Salamat sa Lord. God bless you. Have a great night. See you again.